Actually, na-review ko na to dati, guys, ha. Pag-usapin natin dun si Light Credit because ang dami sa inyo nagsabi, tinanggal daw sa Google Play Store kung ano-ano yung mga kinakomment yung dito kay Light Credit. So, I thought it's about time na silipin ko siya because it's been months since last ko siya nakita. Yung first ko siyang sinubukan, 10% lang po yung kinaltas niyang service fee. Pero parang nag-iba siya. Kaya yun nga dapat, inaalam natin, kinikilala natin yung loan app bago nyo gamitin. So kung kayo'y nagbabalak pa lang na umutang sa loan app na to, eh huwag muna panoorin nyo muna yung video na to para mas alam nyo yung what to expect. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and I'm back with another Light Credit video. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Ako po yung nagtatry ng loan app para sa inyo. Para meron kayong tamang expectations at mapag-isipan nyo ng mabuti yung isang loan app bago kayo umutang or mag-submit ng personal information. Dapat guys, subscribe kayo dito sa channel ko para hindi kayo nahuhuli sa mga loan apps na sinisilip ko. Ilan sa mga nababasa ko is, Ate Red, pa-review naman si Light Credit. Yung isa naman nagsasabi na yung service fee daw ay 300 pesos. Ayaw ko pa sarang maniwala eh because dati ko na itong na-try. At I was first impressed na akala ko mas mabuti siya sa kay Cashdee dahil 10% lang yung kanyang service fee na binawas sa niloan ko. Nagtataka ako, ba't parami ng parami yung nagsasabi na hindi naman maliit yung kanyang processing fee? Matagal ko na itong dinilit. Pero, dinownload ko na naman siya ulit, guys. Yung natanggal sa Google Play Store, eh. Ito po si Light Credit. Ito po yung kanyang logo. Ah, take note. Nahihingin po niya yung consent nyo na masilip yung mga installed application, information data, at upload to their service. At hindi ka makakapag-proceed kung hindi ka mag-a-agree dito. Also, hihingi po siya ng permission to access your location, permission to access your camera, your calendar, syempre, i-collect yung credit information nyo. So, deserve ba niya na i-upload dun sa server niya yung mga information nyo as a borrower? Kaya nga guys, panoorin nyo na lang yung video na to para alam nyo kung anong mangyayari kung kayo ay magda-download ng loan app na to. So, kung payag ka, syempre, mag-click ka ng agree. Pero huwag kayo munang magmadali, guys. Kahit na yung sinasabi ng loan app na to, is maaari siyang magpa-utang ng up to 25,000 pesos, why? Don't do it yet. Kahit na itong si Prima Fintech Philippines is rehistrado po sa SEC, that doesn't mean na okay siya sa inyo. Kaya yun guys, napa-install ako at akala ko 10% pa rin yung ikakatas ng service fee at ako'y nabigla. Part sa application process, maghihingi pa siya na magkano daw yung ini-expect mong amount. Huwag na kayong masyadong mag-expect ng malaki. Because, kung first time nyo, maaaring yung i-offer niya lang is 1,000 pesos. Second time ko na to. 1,000 po yung in-offer sa akin. Meron kang makikita ang ibang amount pero hindi mo yung makiklik kasi meron po siyang padlock. Pag kinlik mo yung 1,000, buti naman, or yung next, buti naman mapakita niya sa inyo yung breakdown. So, hindi po siya auto-submit at hindi po siya auto-send. Makakapag-decide talaga kayo kung utang kayo dito o hindi. Yun, mga guys, hindi pala 10% yung kanyang processing fee tulad ng the first time I applied for a loan sa kay Light Credit. Nako, nag-350 yung processing fee niya. Kasing bad siya ni Cashdee. Si Cashdee, ganun din eh. 350 din yung itatanggalin niya sa loan proceeds mo sa loan na 1,000. Lumalaki siya as the loan amount becomes higher. Ito, kay Light Credit, 1,000 minus 350. So, yung matatanggap mo na lang pala is 650. Okay ba ito yung ganito? Para sa akin, hindi ah. 10% siguro is forgivable. But 35%? Tapos babayaran mo siya in 7 days. At hindi po 1,000 sarado yung babayaran mo kasama na dun yung interest. Sabi niya 24 pesos daw yung interest niya. Eh di wow. Oo, mababa yan nga yung interest. Pero bumawi naman siya sa processing fee na advance ang ikakalta. So yung babayaran mo after 7 days is 1,024. Tapos sira-sira pa yung app niya. Payment amortization schedule sa baba. Ay nako, ilang beses ko yung pinindot. Wala namang nangyayari. Kung gusto mo magpatuloy, mag-facial verification ka dito. Kaya dito pa lang guys, pag-isipan nyo kung uutang kayo dito o hindi. Para sa akin, X na po yung loan app na to. Ayoko sa ganitong mga loan app. Manuloko siya. Kala ko 10% lang dati yung ikakaltas niya. Ngayon, bakit naging 35? Ayun nyo, ganyan din ba? Feeling ko mas marami yung nakakaltasan ng malaking processing fee kaysa sa maliit na processing fee. Iba-iba siya. Na-notice ko. Paiba-iba siya. Pag yung service fee ay or ang processing fee naging 35% na. Ayoko sa mga ganyang klaseng mga loan apps, mga best. Hindi ko siya syempre tinuloy. Nasa inyo yan, kung gusto yung ituloy o hindi. Kasi kayo naman yung utang, kayo naman yung magbabayad. Mag-ingat lang po talaga. Kasi baka problema siya sa atin eh. Kung sure talagang umutang dito, yung pag-click nyo ng get cash, syempre hihingin niya yung phone number mo, diba? Tapos mag-OTP ka. Tapos yung mga information na hihingin niya, syempre yung ID number,
Tapos, magpipicture ka, pipicturean mo yung ID mo. At magpipicture ka, magsi-selfie ka kasama yung ID. Annual mo pong i-input yung first name, your middle name, your last name, your gender, your birth date, and additional information like married, single, family monthly income, quantity of children. Tapos yung address mo, hihingin niya rin your purpose of borrowing bong, OA, ha? Facebook name, optional. Optional ka dyan. And if you're currently living in the Philippines or your expected credit amount, so wag ka nang mag-bother maglagay dyan ng malaking amount kasi hindi naman yun yung matatanggap mo. Expectation meets reality. Ayun mga guys, mga IDs na tinatanggap niya, yung may thumbs up yun daw. Mas preferred yung mga ID. SSS, postal, driver's license. Meron yung other ID forms na pwede niyang tanggapin such as your GSIS, PRC, National ID, Pag-IBIG, UMID, Passport, PhilHealth. Voter's ID is not recommended. Why bother? TIN, highly not recommended. Eh, ba't nilagay nyo dyan? Tapos may more ID type pa siya. Ba't nyo ilalagay dun eh? Hindi naman pala recommended, diba? Ayan, hihingin niya rin yung email mo. Buti na lang yung Facebook mo, optional pa. At least yung sinabi niya na dalawa lang yung contacts mo, yung hihingin niya, at least, okay, dalawa lang. Pero manual mo siyang i-input. Hindi mo siya pupulutin dun sa phone book mo. Yung mga payment modes niya or disbursement channels niya are pwedeng bank. Pero huwag niyo ibigay yung bank niyo, mga guys. Doon na lang kayo sa MU Willier. Kung natatakot kayong mag-auto-disburse siya, ilagay niyo na lang muna yung MU. Although, mas mahal yung fees kung MU Willier, pero at least safe ka naman sa sinasabing auto-disburse, diba? Cardi Pawn Shop, GCash, GrabPay, PayMaya, those are the e-wallets na pwede niyang pag-disburse. Ano tama ba yung term ko? At dalawang beses mo ilalagay yung number ng e-wallet mo. So make sure you put the right numbers kasi ayaw nating maligaw yung pera. Doon sa dulo mo makikita kung magkano ba yung amount na i-send niya sa'yo. Huwag kang mag-expect na malaking amount, bes. Kaya yun nga, dapat nanonood muna kayo ng reviews. Check niyo yung mga videos ko about these loan apps. Nakikita niyo kung ano-ano mga information yung hihingin niya. So yun nga, ako na yung susubok muna para sa inyo. Kung meron kayong mga loan apps na gusto nyong pasilip, please put it in the comment section below because I really want to help you have correct expectations about these loan apps, hindi clickbait lamang. So kung hindi pa kayo subscribe, make sure subscribe kayo dito kasi dito tamang expectations po about different pautangan online yung ating siniset para kayo makapag-decide ng tama kung talaga bang uutang kayo dito o hindi. Dahil yung pag-uutang is a responsibility, hindi po siya pag-games-games lang at baka pagsisihan natin to kung tayo napasubo. I hope you learned something from this video. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!